Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest growing podcast network in the Philippines. Welcome to Bonfire Discussions here on podcast.ph. Ako po si Martin Andanar, kasama ko si Benji Felipe. You can also download us for free, yung audio po sa iTunes. And for those who would like to watch us, you can tell your friends to go to facebook.com/Martin Andanar, or you can go to facebook.com/podcast.ph, or pwede rin diretso sa podcast.ph na website. Our very special guest today is Congressman Nery Colmenares, a human rights lawyer, and currently on his last term representing Bayan Muna in Congress. He heads the Makabayan Bloc and is a senior deputy minority leader of the House of Representatives. Sikat po si Congressman dahil sa kanyang pro-poor bill such as the 2,000 pesos pension increase for all SSS. Of course, maraming natuwa doon dahil alam ko, 1,200 lang ata natatanggap ng mga retirado na. Si Congressman Colmenares po took up his economics at San Beda College and was awarded by the San Beda Awards, Distinguished San Beda Awards in 2013 for exemplary government services. At natapos po yung kanyang law sa UP College of Law and was awarded as one of the distinguished alumni for public service in 2014. And he was an associate of the ASEAN or Asian Law Center in Australia when he was taking up his PhD in the International Criminal Court at the University of Melbourne. He is also a lecturer at the MCLE seminars for lawyers and members of the IBP. Si Congressman Colmenares ay taga Bisaya. He knows how to speak Cebuano, Ilocano, as well as Ilonggo. He sings, plays guitar and chess like Benji. And he's currently the Vice President of the National Chess Foundation. He was also a chess champion at the Western Visayas Palarumpang Bansa. He and his wife, Shalimar, are doting parents to their son, Bien Carlo. Dagan salamat sa pagbisita nimo sa amo dere sa podcast.ph. Dagan salamat, Martin and Benji. Good day po sa inyo. Ano ba yung pinakarason na kayo po ay tumakbo for senator? Marami na rin kaming gains sa House of Representatives, ang Makabayan Coalition. Nagbago ang diskurso sa House nang pumapasok kayong mga party list. Sabi ng mga kasama congressman, because you file bills that no one of us will file, you investigate people and issues that none of us will investigate. Mm-hmm. And you know naman, sabi nila, iba eh. There was even a time na one of us tape recorded a discussion on paano paghati-hatian ng pork barrel, sabi nila. So, naiba ang diskurso. However, kahit may gains kami sa House, may mga napasa naman kaming bills, tingin namin kakapusin pa kung gusto namin ma-maximize yung ang advocacy namin kung wala kaming counterpart sa Senado. So, if we file, for example, a 2,000 peso SSS pension increase, hindi na pahirapan sa Senado kasi may counterpart ka na doon. Pag may bill kami na 125 pesos na per day na increase sa wages, at least doon sa Senado, 125 din, hindi 30, hindi 40. I'm only one of the 290 members of the House. Pero sa Senate, I'm one of the 24. So ang tingin namin, mas may influence ka sa policy at sa law, lawmaking, kung meron kaming counterpart sa Senado. So that's the reason why we take this opportunity to run doon sa Senado. Isa sa mga nagpasikat din siyo, itong PDAF and DAF na TRO na nilaban mo, no? We filed two petitions halos in succession. Of course, yung petition sa DAF and PDAF nanalo kami dun in the sense na dineclare unconstitutional. I don't mean to say na wala ng pork barrel. Medyo tinago nila. But at least hindi na ganun kalantaran. Mas mahirap sa larong chess ang pinapasok nyo. Mas mahirap po. Dahil kayo na mismo nagsabi na kailangan magkaroon ng transparency sa DAP, PDAP at mga katulad niyan. Pero ang taong bayan po kasi
pag binoboto ang senador at ang congressman, hindi naman kaagad na iniisip na gagawa ang mga ito ng batas sa kapakanan ng pamumuhay sa sistema namin. Yes. Ang lagi nilang iniintindi, mayroon bang countryside development na magagawa ito? Paano nyo ngayon i-reconcile ito? Mm. Kayo ang kumukontra na magkaroon ng pondo, pero yung taong bayan ang inaasahan nila, mayroon pa rin scholarship na ibibigay sa amin si senador. Yes. Parang ganun. Well, actually, yan ang isa kasi ang function na yan, executive function yan eh. Kailang kapos na kapos ng executive, so nakakaroon ng opportunity ang members ng Congress. Basically, ang sinasabi ko palagi dyan ganito, 10 billion halimbawa yung para sa scholarship under CHED. Mm-hmm. Sabi ng mga koong at mga senador, pwede ba kumuha kami ng 2 billion dyan? Kami na rin ang magbibigay ng scholarship. So, 8 billion na lang natira sa CHED para sa scholarship. Ang 2 billion pinagati-atian ng congressman at senador. So, ang sinasabi lang naman namin, tanggalin na yung 2 billion, ibalik na sa CHED. So, tuloy naman yung scholarship. Hindi diba? Nabawasan ang budget. Oo. Iba lang ang humawak. Sino ba mas nakakaalam kung paano piliin ang scholars? Yung CHED ba o yung congressman? Eh, siyempre yung CHED. Malay ba naman ni congressman kung anong criteria din looking for, di ba? So, ang panganawagan namin na i-abolish ang pork barrel, ang ibig lang namin sabihin dyan, ituloy ang pondo. In fact, doblin pa ang budget, pero idiretso ang pondo sa tao at huwag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. So basically, tuloy yung scholarship, tuloy yung medical assistance, tuloy yung paggawa ng kalsada, lahat yan. Huwag na lang idaan kasi ang function ng congressman at senador is to make laws. So ang ibig sabihin ng abolish pork barrel, pwede na siyang mag-access dapat ng pondo sa ospital, puputulin mo lang yung necessity, natatawag pa siya kay Kong at senador para humingi ng permission ni Kong. Na. So, lumalabas pala na si Kong, si senador, ay nagiging mga middlemen. Yes, dispenser of favors na wala naman silang, di ba? At hindi naman kailangan. Yeah. I mean, sino nakaalam kung saan kalsada ipapagawa? Si Kong ba o si DPWH? Engineer. Di ba si DPWH? Eh bakit pa makialam si Kong at si Senador kung saan kalasada ipapagawa? Maganda yan. Maganda. No? Maganda yan. Pero marami kayong mga kalaban sa Senado niyan. Sanay naman siya sa complicated game over the board. Okay. Ito, sa, ang sinasabi kasi ng mga dalubhasa, mga political scientists, public administration, professors, etc., na dalawang bagay ang ginagawa ng isang politiko pag malapit na eleksyon. Unang-una, yung lalo na yung mga congressman at mga senador, eh, nagpo-propose ng mga batas na taasan ang sweldo, number one. Yes, number, which is what's happening now. No, sabi mo nga, kahit na balikan mo yung mga news items natin ng 2013, 10, lahat ganun. Na number two, babaan yung tax. Kayo po ba yung naniniwala na pag binaba natin yung taxes, income taxes, eh, meron pa tayong mahuhugutan ng pondo? Una muna, unjust ang taxation system. 500,000 siya noong 1987, 32%. Sabi ko nga palagi, siguro mayaman ka lang kung nag-500,000 na year ka 1987. 2015, 500,000 pesos annual income, mga 40,000 a month yan more or less. 32% pa rin. So sabi ko, unjust yun. Nagbago na ang presyo, bumaba na yung value ng pera, bakit 32% pa rin yung kumikita ng 500,000? So, very, ang tinanong ko ang Philippine Statistics Authority, ang 500,000 noong 1987 is now worth 2.6 million pesos. So, nag-file ako ng bill na pag 2.6 million pesos ang income mo, o hindi ikaw magbayad ng 32%. Mm. Pero kung 500,000 pesos lang ang income mo, o hindi, bayad ka lang ng 10% or less. So, overtax tayo. Ang sagot lang kasi ng gobyerno dyan, okay naman yan, overtax nga, unjust nga yan, kaya lang mababawasan ng 30 billion ang revenue. Chinalin siya ko niyan eh, ng Liberal Party, I think it was Secretary Mar. If you can point to us, saang budget, saang item sa budget ang tatanggalin para pampuno dyan sa tax reform measure, we will accede with you. I accepted the challenge. I pointed to the risk management program. 30 billion pesos na pambayad sa income tax ng malalaking concessionaire. Pambayad ng kuryente ng malalaking kumpanya. Eh, ba't man natin babayaran ng kuryente ng Texas Instruments o Hanjin? So, 30 billion, sabi ko, pwedeng tanggalin yan.
that there's a fund. Definitely, there's 30 billion already. Second, tanong ko sa Bureau of Customs, magkano nawawala sa inyo sa every year due to inefficiency and corruption? Sagot ng Customs, 200 billion pesos a year. BIR, magkano nawawala sa iyo due to inefficiency and corruption every year? 450 billion pesos. Oh, bakit naman pag didiskitahan niyo ang 30 billion pesos na mawawala sa revenue, you're willing to lose 650 billion a year due to corruption? Compensation earner ka, swelduhan ka eh. May withholding tax ka, wala kang magawa doon. Madali kang pitasin. Whereas ang smuggler, doon pa yun sa taas ng ano. Doon, akitin pa namin yan, tatrabaho pa kami. Yung mga tax evaders, akit pa kami doon sa taas. So, dito, low-lying fruit, compensation earner. So, meron pagmumula ng pondo ang gobyerno. And lastly, this is not an issue of revenue. This is an issue of justice. Unjust yung taxation nyo eh. Dapat 10% lang, pinagbabayad yun ng 32%. And to think, hindi naman bumabalik sa tao yung tax. Napupunta lang naman sa pork barrel. Napupunta lang naman sa kung ano-anong mga bridges that lead to nowhere, di ba? So, talagang, wala talagang reasonable argumento ang gobyerno. Kung kulang sa pondo, may sinasabi na kaming pondong pagmumulan. And of course, yung sinasabi naming injustice na sa taxpayer. Ang pinag-uusapan lang natin, nagtatalo kayo at ang gobyerno kung bakit at hindi dapat at bakit dapat. Pero mayroong end result na hindi nahisilip. Kapag ibinaba mo talaga ang tax at mawala yung sinasabi mo hindi makatarungan ang pagbabayad ng buwis, parang indirectly pinapalakas mo ang middle class. Yes, actually... Ano po ang epekto ng paglakas ng middle class para maintindihan ng taong bayan na kailangan suportahan ng ganyang advokasya? Yes. Well, actually, yun ang tama ka, Benji. Ang sinasabi ka namin sa gobyerno, masyado kayo nag-iisip ng revenue. Tingnan mo, lalaki ang take-home pay. Lalaki ang take-home pay niya. Kasi mas instead ng pera pupunta sa gobyerno at doon lang nakatenga sa underspending, pupunta na ngayon sa kanya, isispend niya yan. O di, ang economy gumugulong. Sabi mo nga, lalakas ang middle class. When, you know, when your consumers increase in income, ang kanilang income, makakatulong dapat sa ekonomiya. So, kesa sa babawasan mong take-home pay nila na pupunta sa gobyerno, either dalawang bagay lang yan. Napunta sa corruption o sa underspending, in which case walang tulong sa ekonomiya yon. So, dapat lalong suportahan ng income tax reform. And I believe, this has a chance to pass despite the opposition ng Malacanang. Ito, Martin, marami nagsabi, sa sunod na lang ng administrasyon yan, okay na sa sunod. Ayaw kong bitawan yan. Sabi ko, no. Never before in our history have we reached a level of national discourse on income tax reforms. Pag hindi natin mapasa ito ngayon, baka hindi na maulit yung level of national discourse. Kaya ako, we go for the jugular here and we really press on. And I'm telling my colleagues in Congress, kahit ayaw ni President Aquino, aprubahan yan. Hindi naman siya bumoboto sa Congress eh. Why do we need his opinion? Exactly. Kayo po ba ay naniniwala that the big businesses are taxed fairly? Ang sabi ng business, dapat 25% ang kanilang tax, hindi 30%. Yeah, sinasabi nila yan. Ang problema ko lang sa big business is this. May corruption kasi sa BIR at sa customs and everything. Kaya instead of paying the tingin nila very high tax rates, nagre-resort sila sa yung evasion, di ba? That's another, mabuti na banggit mo yan, Martin. That's another point. Pag i-reform mo ang tax system, ang tendency ng tao, whether corporate or individual, is to pay tax. Pero kung mataas at unjust yung pakiramdam niya sa tax, mandaya. Ang tendency niya, mandaya. Kasi unfair unjust eh. So, titingnan din dapat ng gobyerno yon na another reason. So, doon sa sinabi nating middle class kanina, take-home pay, kaya lang hindi eh. Nakatutok ang gobyerno doon sa revenue, na in the first place, sabi ko nga, hindi nyo nga naman na-suspend fully, tapos parang magugunaw na ang mundo pag nawalan kayo ng 30 billion na revenue. So, meron kayong tatlong isyong binanggit tungkol sa tax na ito eh. Kung merong corruption sa BIR, kung merong corruption sa Bureau of Customs, mahabang proseso pa para natin maalis eh. Pero yung isang, napakadaling gawin, kung magkakaisa ang mga senador, yung sinasabi ninyong pangatlong pwedeng pagkuhanan ng pondo kanina,
yung babawasan ang risk management program. Ano ang magiging epekto sa buhay ng Pilipino pag tinanggal ang pondo diyan? Well, ang sabi nila Secretary Abad diyan, pag tanggalin ng risk management program, hindi masyadong ganado ang mga businessman to invest in mga PPP. Ang sabi ko, teka muna. For example, you have the monopoly of MRT. You're the concessionaire. Malulugi ka pa ba dyan? Imposibleng malugi ka dyan eh. Ikaw lang ang nagko-control from one end to the other end. Tapos bibigyan ka pa ng sweetheart deals, bibigyan ka pa ng risk management program, bibigyan ka pang bibigyan income tax, ako babayad niyan. Yung kuryente mo, ako babayad niyan. No, sweetheart deal yan. Tingin ko may mga transactions dyan na under the table. Mga hindi ito naman problema kung ayaw na nila dahil tinanggal mo yung sweetheart deal, di magpapasok yes, ang ibang investor marami, na diba? Mas marunong tumingin ng mahabang vision. Yes, tama. So, walang so meron pa rin talagang pwedeng gawin para mabawasan ang tax. Yes. Mm-hmm. And of course, the pork barrel in the budget na nakatago ngayon. Isa nga sa gustong itanong ng bayan din kay Congressman ay yung dagdag pension sa na SSS, no? Sa mga SSS members sa 2,000 pesos. One small step, one big victory. Yes. Pero marami pang pwedeng gawin. No? Yes. Well, ang SSS pension bill pumasa na sa House at sa Senate at last. Mm-hmm. Alam mo, 2011 ko pa final yan. Mm-hmm. I was really happy na at last after what? 5-6 years pumasa na rin. Uh-huh. Kailangan na lang pirmahan ni President Aquino. And I really hope the President will sign this. Para pag hindi. Then he vetoes it and ensure the defeat of Marroas in the 2016 election. Uh-huh. Tingin ko. Mm-hmm. I don't think, kasi napaka-reasonable naman ang bill. Uh-huh. 1,200 Martin ang pension ng mga maraming pensioners uh-huh natin. Uh-huh. Paano ka mabubuhay? Retired ka na nga, dapat pahinga ka na 1,200 pension mo. So, at yung sinasabi ng SSS na walang pondo, hindi totoo yan. Mm. In fact, according to the in our congressional hearings itself, inamin ng SSS, ipag-grant mo yung 2,000 peso increase sa bill ni Congressman Colmenares, ang fund life ng SSS masyo-shorten up to 2029. Mm-hmm. So sabi namin, 2029 pa yan, ang haba-haba pa. Mm-hmm. 2015 pa lang naman ngayon eh. Mm-hmm. So, in fact, sabi ko nga palagi, yung England has up to only to 2027 ang fund life. Canada, only up to 2022. Mm-hmm. So, hindi naman naguguna ang mundo doon eh. So, yun. Palaging kailang low, sabi ng SSS, hindi, taasan ng kontribusyon. Ay, sabi ko, wala yan sa bill ko na taasan ng kontribusyon. Wala rin silbi kung ganun. Magdadagdag nga sa amin din galing. Yes, precisely. So, bahala sila maghanap ng paraan. Basta ayaw kong pumayag. Sabi ko, ang collection efficiency rate nyo sa SSS, kinalculate namin, it's 38%. Ibig sabihin, maraming kumaltas ng kontribusyon sa manggagawa, hindi siningil ng SSS o hindi rin ni-remit. Madalas na nagre-reklamo sa kanila, sa media, yung mga tao, may mga employer na hindi nagre-remit. Yes. Meron bang dapat na gawing batas para mahigpitan naman? There's no need for that. That's why ang sanabi ko sa SSS. Ba't hindi nyo nasingil? The law is very clear. Under the SSS law, special law yan eh. Offense, 6 years imprisonment yan. Criminal act yan. Sabi nang isa, kulang kasi kami ng abogado. Sabi ko, yung kaso na yan, kahit law student lang yan, ng, kasi special law siya, parang illegal possession of bullets na batas eh. Isang tanong lang dyan, kumaltas ka ba sa manggagawa mo ng kontribusyon? Opo. Ni-remit mo ba sa SSS? Hindi po. Guilty agad yan. Pag special law kasi, Martin Benji, no need for other things, motive. Parang bala ba? Uh-huh. Bala. May bala ka? Yes po. May permit ka ba? Wala po. That's it. Kulong ka kaagad. I guess it's not reason for SSS to say na hindi hirap kaming maningil, wala kaming abogado eh. Efficient collection lang, tataas ang pondo nyo, hahaba ang buhay nyo. Ang unang naging problema dito, yung balikbayan box inuungkat, ngayon naglagbala, pero isa lang pinuputukan ng dalawang problema. OFW. Yes. Meron bang malaking kamay na kumikilos dito? Ano bang pananaw nyo dyan? Well, ang pananaw ko dyan, low-lying fruit ang OFW. Low-lying fruit na kaya mong i-tax o pataniman ng bala, hindi mo maangal kasi... Oh, pitas ka lang ng pitas? Pitas ka lang. Madaling pitasin eh. Di ba? Pag si Martin siguro nakita nila doon, si Benji, mag-isip sila, mahirap, nare-reklamo to eh. Pero pag ordinaryong OFW, nagmamadali ng sumakay papuntang Saudi, magbabayad to. Yung pocket money niya na $200,
ibigay niya na sa akin. Mm-hmm. Diba? Ganun lang naman yan. Balikbayan box, sabi nga namin, ba't mo kapag didiskitahan ng balikbayan box, yung konti container na smugglers, mm-hmm. hindi mo mahuli-huli. Ito namang metikuloso mong buksan, bawat balikbayan box, di ba? So, metaphor, ano lang yan? Metaphor ng hard work. Yeah. Diba? Bayani ang turing sa kanila, pero ang smuggler ang turing ng customs. Di ba? At criminal. Ano po pinagkaiba ng makabayan box at akbayan? Well, for one, ang pinaka-major issue ngayon namin, opposition kami kay President Aquino. Sila naman kay President Aquino. Ayan, medyo malaking ano na kaagad yun. Mm-hmm. So, meron kaming position, for example, sa agrarian reform. Mm-hmm. 27 years ago, when CARP was promulgated, sabi namin, that is a very defective law. Napakaraming loopholes niyan, illusion niyan sa magsasaka. It foments illusion. Mm-hmm. Therefore, hindi yan ang ipasa. So, ang tingin ng iba, including akbayan, ang CARP, okay yon. 10 years later, sabi namin, hindi magsasucceed yan. So, 10 years later, tama kami. Hindi nagsucceed. Another extension for 10 years. Position namin the same. Mm-hmm. Dapat hindi, genuine agrarian reform. Mm-hmm. Ito, meron kaming bill eh. Mm-hmm. Ini-insist ng gobyerno na hindi, tama itong CARP. Konting panahon pa, 10 years pa. Akbayan, of course, sided with them. So, if Congressman Walden Bello comes knocking at your door, you will open him with open arms. Well, may disagreement kami sa... Although I heard that Walden has now... I wouldn't want to talk on behalf of Walden, but the way I read it in the media... Yeah, but I mean, he's no longer allied with the Aquino administration, so... Will you welcome him with open arms? We will talk about his policy and how he treats the Aquino administration, how he perceives pala the Aquino administration now. Oh. Unlike his... friends, his party before, who I think continues to be part of the Aquino administration. Mm-hmm. I heard that Walden has disagreement with them. Mm-hmm. Ano yung merong karakter si Grace na wala kay Pinoy? Well, sa una, in terms of yung dating, yung ano yung gawa ba? Mm-hmm. Hindi kami nagsama ni President Aquino sa Congress. Pero kung tingnan mo yung track record niya, 9 years in Congress and 3 years in the Senate, parang wala akong nakitang... Nobody's heard of President Aquino during those... Grace po, 3 years in the Senate, tingnan mo yung handling niya na mamasapano hearing. I don't think any of the presidentiables, even me, I don't think I could have handled it better. Very firm siya, very objective naman, ganda ng mga tanong, to the point, getting all the answers, parang, pati ako bumilib eh. Kahit sabi ko, kahit sinong presidential board, hindi kakayanin yung ganong pag-handle ng hearing. Mm-hmm. In fact, kahit ako, hindi ko kaya yon. So that's one. And secondly, the way, may sincerity sa kanyang pagsalita eh. So, sabi nila, wala pa namang issue si Grace po, hindi pa naman ma-issue nagnakaw kasi bago pa lang. Oh, so, I mean, di ba, si President Aquino, daang matuwid, tingnan naman natin yung traffic, tinaman natin yung mahirap ng buhay, tinaman babang sweldo, tinaman naman yung lahat na lang, MRT, airport, port congestion, PNR, lahat na lang, andan na. So, ba't naman kami dito sa magtutuloy ng daang matuwid? O di dito na kami sa nagsasabing bagong umaga? So, that's basically the reason. Pero I'd like to clarify. Mm. Ang makabayan, we have always been independent. We were once members of the majority in the House, but if we disagree with the majority, we have no problem condemning or criticizing the majority. Same manner, minority kami ngayon, we have no problem if we disagree with the minority. Ganon din sa presidential. Kung kahit sinong presidential dyan, pag tingin naman namin mali siya, wala namang problema. We will say so, di ba? So, in the end, ang boss lang talaga namin, to paraphrase President Aquino, taong bayan. Mm-hmm. Ang kinaiba lang naman na kay President Aquino namin, I believe, is may track record naman kami na tinindigan namin ang taong bayan. Situate yourself, lastly, situate yourself in an elevator, riding the longest elevator ride of your life. Mm-hmm. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, no? At lahat ng Pilipino, lahat ng klaseng Pilipino nasa loob. Mm-hmm. And they ask you, why will we vote for you? The camera is yours. Well, ang aking plataforma is what I have done in Congress before. Ito siguro ang advantage ko sa ibang kandidato.
Ang iba sasabihin, lalabanan ko ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Sa akin naman po, naglinabanan ko na yan at napa-TRO ko ang Meralco rate increase before. No? Ang sabi ng iba, ipaglaban ko ang karapatan o SSS pension o ano pa mang income. Tinindigan ko na yan dito sa Kongreso in the last 3 years. Sabi ng iba, hindi ako magpapayaman sa pwesto. Kami sa makabayan, hindi lang naman ako. Kung anong tinitirhan ko before I became a congressman na low-cost housing, I still live there until today. Hindi naman. Hindi kami nagpayaman dyan sa pwesto. So basically, ang ibig ko lang sabihin, may track record. Lahat naman ng politiko at kandidato mga ngako during election. Siguro ang titingnan natin sa lahat, sa amin, including me, ano ang track record nila? Do they walk the talk? And I hope na makita nila na kami sa makabayan, including me, we've always walked the talk. Mm-hmm. At sabi nila, kailangan ng isang senador sa Senado na sabi nga nila, fighter ng bayan. Yan ang ano nila sa akin. Na pag may mali, hindi natatakot na banggain ang malalaking negosyo or opisyal. Basta mali ang singil. Mali ang abuso sa pwesto. Mm-hmm. Pero kung hindi naman abuso sa pwesto, wala akong problemang, you know, to cooperate with them. Mm-hmm. So basically, yun siguro ang isa sa ano, kailangan ng boses ng karaniwang tao sa Senado. And I would like to believe that I have always spoken the voice of the ordinary people. And I will continue to do so in the Senate. Checkmate. Checkmate na, checkmate. Alright, meron po ba kayong Facebook, Twitter, Google? Ano bang mga accounts nyo? Website na pwedeng puntaan? Memorize nyo ba yung mga accounts nyo, Congressman? Hindi, pero may makabayan website tata. No? Pwede may singit. May makabayan website. Pindutin na lang siguro sa ano. So type lang makabayan. Type makabayan no? Sa Facebook, sa Twitter, Instagram, yeah, Google, yeah. At lalabas yun. There's makabayan. Also a Nery Colmenares Facebook. Neri, ko lang. Okay, so meron ding Nery Colmenares Facebook, Twitter, Instagram. Yeah. So, at Colmenares PH ang pwedeng puntahan. Yeah. So, well, that's been a fruitful discussion. Fiery bonfire. On bonfire discussions here on podcast.ph. You can download this podcast for free on iTunes. You can go to Podomatic. You can also go to Spreaker, Stitcher, and SoundCloud, of course, no? At sa podcast.ph. At para sa mga gustong manood o panoorin po ito, meron kayong magandang bandwidth, no? You can also go straight to our Facebook account, thepodcast.ph, or YouTube account, thepodcast.ph. Ako po si Martin Andanar. At si Benji Pilipi po. At hanggang sa susunod. Na bedang diskurso dito sa Bonfire. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, po. For checking us and mating us. Okay. This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.